negosyong mura pero nakakabusog pa, siguro Panderol ang marerecommend ko. Pero hindi ko sinasabi na healthy ito kasi ito ay pinirito. Tapos yung nasa loob, footlong ang nilagay ko. Pwede naman silang gumamit ng chicken breast dito. Yun nga lang, medyo tataas lang ang presyo. Pangkaraniwan na kasi yung pandesal sa atin, kaya heto ang naisip kong gamitin. Kaya ako lang naman ginagawa ang mga recipe na to kasi may mga kababayan tayong gusto rin makapagsimula kahit na maliit na negosyo. Tayong mga Pilipino kasi likas na madiskarte. Humahanap ng ibang pagkakakitaan na pwedeng ibenta kahit sa tabi-tabi. Actually, ang kakaiba sa recipe ko bukod sa mura, siguro yung pinasosyal ko lang ang itsura. Pandesal ang ginagamit ko dito. Bale, hinihiwa ko lang siya sa 3 piraso. Sa amin kasi, 5 piso ang kada isa nito. Di ko lang alam sa kanila kung magkano ang presyo. Pinapanipis ko lang to gamit ng rolling pin. Tapos, footlong ang nilalagay ko. Bale, hiniwa ko lang siya na kasing laki ng tinapay ko. Tapos, tubig lang ang pinanglalak ko sa pandesal. Gumagamit din ako ng itlog dito bilang binder. Yung footlong, pwede nilang hatiin sa gitna para mas marami ang magawa nila. Ako kasi binuo ko para sa video, maganda ang itsura. Parang corn dog kasi ang ginagawa ko dito. Kaso nga lang, breadcrumbs ang pinangbabalot ko. Crispy ang labas pero malambot ang loob nito. After mabalutan, pwede ko na itong ipirito. Kung matagal ko na bang ginagawa ang recipe na to? Actually, first time ko pa lang to. Siguro yung cheese sauce matagal na, pero hetong panderol, ngayon pa lang talaga. Kaya siguro akala ng mga viewers ko, expert ako sa mga pinapakita ko sa video. Kasi kapag pinanood mo, ang daling gawin, di ba? Kaya lang naman nagiging smooth ang galaw ko kasi bago ko lutuin ang recipe na pang negosyo, niluluto ko muna siya sa isipan ko. Oo, ganun talaga ang ginagawa ko. Kasi habang nililista ko ang mga rekado, ini-imagine ko na agad kung anong magiging itsura at kalalabasan nito. Kasi bilang isang content creator, kailangan malawak ang imahinasyon mo. Sa pagpirito, hindi naman kailangan marami ang mantika dito. Siyempre, nagtitipid ako at yung breadcrumbs kasi mabilis lang maluto ito. Kung magkano, sila na din ang makakapagbigay ng presyo nito. Depende kasi yan kung gaano kalaki at magkano ang pandesal sa kanila. Tapos kung ilang piraso din ang magagawa nila. Kasi pwede ang hotdog dito para makamura. At okay din tong itinda sa mga lugar na malapit sa eskwela. Sa sauce naman, nagtunaw lang ako ng 1 kutsarang margarine. At nilalagyan ko lang ito ng 1 kutsarang harina. Kahit hindi na nga sila gumamit ng mayonnaise sa panderol na to, okay na. Kasi yung cheese sauce naman ang magpapalasa. Siyempre, naglalagay talaga ako ng konting tubig dito para pagdating sa gatas ay hindi aksayado. Tapos, quick melt cheese naman ang nilalagay ko. Ganito lang kadali ang proseso kaya I'm sure kayang-kaya nila to. Evap ang ibinuhos ko dito para pampadagdag linamnam sa cheese sauce ko. At syempre, para maging mas lalong malasa, 2 kutsarang cheese powder ang nilalagay ko dito. Maraming pwedeng paggamitan sa cheese sauce na to. Pwede sa fries, nachos, burger, o kahit anong merienda recipe na ginagamitan ng cheese. Bakit kakaiba ang mga recipe ko na pang negosyo? Ang target ko kasi kung magne-negosyo man ng ganitong mga viewers ko, kailangan sila ang nauna sa ganitong paninda. Kumbaga, kakaiba at nakaka-attract sa customer nila. Kasi kung milk tea recipe ang ituturo ko, tatagal kaya sila. Sa sobrang daming miltihan ngayon, yung iba nga nagsara na. Kaya palaging kakaiba ang recipe na ginagawa ko. Sa part na to, tinutuhog ko para maging corn dog ang itsura. Tsaka pagdating sa lalagyan, makakatipid sila. Maraming cheese sauce ang nagawa ko dito. Malalagyan nila kahit 30 piraso. Heto naman, mayonnaise lang to. Pwede naman kahit hindi na sila maglagay nito para mas makamura. At kung mapapansin mo, itsura pa lang, masarap na. Ang kagandahan sa recipe na to, hindi lang siya pang negosyo. Pwede nilang ipamirienda sa pamilya nila o kaya naman ipanghanda kapag mayroon silang bisita. Kumbaga, low budget bread roll lang ito. Yung iba kasi, tasty bread ang ginagamit nila. Pero ako, pandesal lang okay na. Kaya kung may sobra silang pandesal tuwing umaga, pwede nilang gawin ito para ma-upgrade yung kanilang merienda kahit papano.